sa buhay. Hindi naman makapangyarihan ka. Dakila, magpakailanman, sino ang hihigit sa'yong kabutihan? Wala ni isa, walang sino pa man. Papuri ko, sa'yo lamang aawitan ka, sasambahin tunay ang buhay ko sa'yo ilalim. Thank you.
Ang papuri po ay para sa Panginoon. Thank you.
papuri po'y para sa Panginoon. Good morning. Hello, good morning. Yan. Sige po, good morning. Tayo po lahat ay tumayo at tayo po ay magpapasimula na sa ating pong gawain. Yan. So, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa, sa mga kapatiran ko po na naririto sa ating pong iglesia. At isang mapagpalang umaga din po sa ating pong mga kapatid na kasama po natin online. Ayan, isang mapagpalang umaga po at naway kasama din po namin kayo sa umaga na ito na magpupuri at sasamba po sa ating pong Panginoon. Sige po, tayo po lahat ay tumayo at sige po, bago po tayo magpasimula ay ayan, ikutan po natin yung ating pong mga kapatiran, kamustahin po natin sila. Kamayan po natin sila. Tapukin po natin ang ating pong mga kapatid. Yan. So, yan. Isang magandang ngiti ang may pakita po natin sa ating pong mga kapatiran ay sumisimbolo na po yan na tayo po ay masaya. Yan. Tayo po ay nagagalak sa umaga na ito na handa na po ang ating pong sarili. Handa po ang ating pong puso na sumamba sa ating pong Panginoon. Amen po ba yon? Amen. So, parang mabigat po yung ating amen ah. Yan. Mabigat po ba yung ating pong pakiramdam? Pagod po ba tayo sa ating pong trabaho? So, mga estudyante po natin, pagod pa dahil itong week na to ay nagsimula na yung klase. Ayan. Pagod po ba? So, ayan, ako po ay natutuwa. Ako po ay nagagalak dahil uli ay nakatayo po uli ako dito. Na-miss nyo po ba ako last Sunday? Ayan. Last Sunday po kasi ay talagang pag-isabihin ko, not feeling well. Pero nandito po ako. Nandito po ako. Hindi nyo lang po ako nakita na nakatayo dahil last Sunday po ay hindi po maganda yung pakiramdam ko. Pero nandito po ako sa loob ng iglesia. At ako po ay nagagalak at ang puso ko po ay nagagalak dahil muli ay naririto po tayo sa ating pong iglesia upang sumamba sa ating pong Panginoon. Sige nga po, palakpakan po natin ang ating pong Diyos sa umagang ito. Yung pinakamalakas na palakpak na that God really deserve sa umagang ito dahil ang pagpapala po ng Panginoon ay binigyan niya tayo ng magandang panahon, magandang araw upang sumamba at
at pagdakila sa ating pong Panginoon. Sige po, sa ating pong scripture reading, natawagan ko lamang po si Brother Arman. Yan. Good morning po. Good morning po. Energy po tayo ngayon. Energy. Okay. Magandang umaga po sa ating lahat. First Sunday of the month, di ba po? So, dapat energy eh. Kasi, di ba? First Sunday of the month. So, sabi nga ng anak ko, ba't daw nakaputi? Ba't daw tayo nakaputi? So, sabi ko, bakit nga ba ako nakaputi? First Sunday of the month. So, sige po. Sino makakapagsagot sa akin, ba't tayo nakaputi ngayon? Sister Nysa, bakit po ba tayo nakaputi ngayon? Dahil ba nakasanayan na natin, first day of the month, nakaputi ako. Sige, magpuputi ako. First day of Sunday of the month eh. Gagaya ako sa kanila. So, bakit po ba si Sister Nysa? Bakit po? May communion tayo ngayon. Tama po ba? Okay. Sino pa po? Sino pa? Ako rin po kasi di ko alam ang sagot, kaya humingi lang ako ng sagot sa inyo. So, pag-summarize natin mamaya. So, sino pa po? Si Sister Yesh. Bakit tayo nakaputi ngayon? May communion. So, okay. So, sino pa? Sino pa gustong sumagot? Si Pastor Jun. Pasensya na po, Pastor. Bakit po tayo nakaputi ngayon? Si Pastor ang makapagbigay sa atin ng sagot. Si Pastor, bakit po ba tayo nakaputi ngayon? Okay, di ba? Bread breaking. So, tama po si Pastor. Doon po ako kumuha ng sagot. So, bakit po ba natanong ko? Dahil para po ay ma-refresh tayo, di ba? So, kung bakit tayo nagsusuot ng ganito. So, kasi tayo, di ba, mga born again tayo. So, sa ibang mga churches, di naman ginagawa yung ganito, di ba? So, tayo born again. So, dapat alam po natin kung ano yung mga ginagawa natin, di ba po? So, dapat energize tayo ngayon. So, dapat ay medyo ano tayo ngayon dahil Sunday of the month. So, dapat medyo energize tayo. So, napapansin niyo tayo lang naman na nandito. So, wag na tayo magkahiyaan. So, kung gusto po nating sumayaw mamaya, pwede tayong sumayaw. So, walang titingin sa atin. Si Lord lang ang kasama natin dito. So, pwede tayong mag-worship. So, para maramdaman natin ang Holy Spirit ng Panginoon sa umagang ito, di ba po? So, wag tayong mahiya. So, ilang dekada na tayo magkakasama, tayo pa rin. So, wag tayong mahiya sa bawat isa. So, samahan niyo po ako sa Psalm 63, chapter 63, verse 1 to 5. So, samahan niyo po ako sa pagbabasa ng ating Biblia. So, ang sabi po dito, O Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa, tanging Ikaw ang hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Hayaan mong sa santuaryo ikay aking pagmamasdan at ang likas mong kalwalhatian at kapangyarihan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mainam pakay sa buhay. Kaya pupurihin kita, O Diyos, at pararangalan. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat at ako'y dadalangin na kamay ko'y nakataas. So ito ang aking kaluluwa'y tunay na masisiyahan, magagalak na umawit ng papuring inaalay. So di ba po? So napakaganda nung verse na binasa ko, di ba po? So kahit anuman ang mga problema natin, sitwasyon ng bawat isa. Ngayon, alam ko bawat isa sa atin na iba-iba ang dinadala, iba-iba ang problema. So, huwag tayong mangamba dahil nandyan si Lord sa buhay natin. Tayo ay sumayaw. Pwede tayong sumayaw. Pwede tayong itaas ang ating mga kamay, magpuri. So, damhin natin ang presensya ng Panginoon. Huwag tayong uuwi. Hindi tayo uuwi na hindi busog sa salita ng Diyos. Di ba po? At hindi tayo uuwi na hindi natin nararamdaman ang Holy Spirit. Tama po ba? Energy, thank you po. So, good morning po sa inyo lahat.
new start. It represents a clean slate with the Lord. Kasi although every day naman is a new clean slate, pero iba po talaga kapag nare-refresh ka sa pag-ibig ng Panginoon. Nagbe-bread breaking po tayo. Sabi po sa Bible is to always reminisce God's what God did or what Jesus did on the cross for us. What to reminisce Jesus' love for us. Amen po ba yun? And why for me, ang sa pagkakaintindi ko nung sa Sunday school, ay it is, ano, white means clean. White means clean. And nung pinako po ang Panginoon, si Jesus, nung pinako po siya sa Panginoon, we were also cleaned. Amen po ba yun? And ngayong umaga po, let's just worship God for His wonderfulness, for His amazingness. And let's just give our utmost gratitude and utmost praise to the Lord. Amen. Awitan po natin ang Panginoon. Amen. We give you glory, Panginoon. Like you. Amen. No one
Lord God, we worship you this morning, Panginoon. Amen. Let's clap our hands for the Lord. Amen, Panginoon. Still
for your grace, Panginoon. Amen. Let's clap our hands for the Lord. Amen, Lord God. We continue to worship you, Panginoon. Panginoon, na napakaraming rason, Panginoon, kung bakit karapat-dapat ng Panginoon na patuloy ka naming itaas at papurihan, Panginoon. Amen. There's not enough reason, Panginoon, to give you praise, to give you worship, Panginoon.
Amen, Panginoon. Tunay nga, Panginoon. There are 10,000 reasons, Panginoon, and more, Panginoon, that why we should continue to lift your name, Panginoon, and continue to praise your name, Panginoon. Amen. Napakadakila mo po sa aming mga buhay, Panginoon. Napakatapat mo po sa aming mga buhay, Panginoon. Karapat dapat kang purihin, Panginoon. You are great, Panginoon. You are awesome, Panginoon. The splendor of the King clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great, how great. Yeah.
Panginoon. We worship you, Panginoon. Amen. Hallelujah, Panginoon. Amen. Kahit, Lord, na anumang bagyo, Panginoon, ang kaharapin namin, Panginoon. Kahit anong lakas ng hangin, Panginoon. Wala pong makakapigil, Panginoon, sa inyong kadakilaan, Panginoon. Purihin ka, Panginoon, noon at magpakailanman, Panginoon. Amen. Can we just clap our hands for the Lord one last time? Amen, Panginoon. We worship you, Lord God. Hallelujah. Hallelujah, Panginoon. Amen. Tunay nga, Lord God, na karapat dapat ka, Lord God, sa lahat ng palakpak at papuri, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy na katapatan, Panginoon, na patuloy niyo pong pinapakita sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Panginoon, dahil kahit hindi po namin ito natatapatan, ay patuloy niyo lamang po kaming ginaguide, Panginoon, Lord God, at patuloy niyo po kaming iniingatan, Lord God. Lahat po ng aming pangangailangan ay inyong sinasagot, Panginoon. Hindi na nga po kami kailangan magkulang, Panginoon. Wala na po kami kailangan ipag-alala, Panginoon. Pagkat kasama ka namin, Panginoon. Pagkat ikaw ang aming Diyos. Amen. And we give you the highest honor, Panginoon. We give you the highest praise, Lord God. We worship you this morning, Panginoon. And Lord God, inalalapit ko lang din pong aming mga kapatid, Panginoon, na hindi po namin makasama ngayon. Ngayong araw sa church, Panginoon, and sa lahat po ng aking mga kapatid na nanonood sa FB Live, Panginoon. Maraming salamat po dahil binigyan niyo po kami ng platform to reach them, Panginoon, kahit hindi physical, Panginoon. Maraming salamat din po, Lord God, sa patuloy na opportunity na kami po ay makaawit sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po sa opportunity na kami po ay makapaglingkod sa iyong kaharian, Panginoon. And inilalapit ko din po, Lord God, sa inyo ang aming tagapagturo ngayong umaga, Panginoon. Bigyan niyo po siya ng wisdom and strength, Panginoon. At ganun nga din po sa aming mga makikinig. Itama niyo po ang aming mga puso sa pakikinig, Panginoon. And nawa, Lord God, ay ma-absorb po namin ito, Lord God, at ma-apply po namin ito, Panginoon. We just want to give you back all the glory and honor and praises. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. To everyone, magandang umaga mga kapatid, at sa inyo rin na nandiyan dyan sa likod, magandang umaga. So maaari ko po bang ulitin yung encouragement ko po nung nakaraang Sunday, na tayo pong lahat ay mag-come forward, dito po tayo sa harapan, i-occupy po natin yung mga bakanting upuan po dito po sa first, second row, dahil wala naman pong umuupo, so mas mabuti po na kayo ay mas nasa harapan upang makapag-aral at makipakinig po tayo ng maayos sa salita ng Diyos. And I do believe na
sa atin pong maayos na pakikinig ng salita ng Panginoon, tayo po ay mas lalago at mas marami po tayong matututunan. So, please come forward mga kapatid. Nais ko po kayong i-encourage. At ganun din po sa mga nasa online. Gusto ko pong i-encourage kayo na i-focus at ibigay po ninyo ang inyo pong sarili, ang oras po ninyo sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Alam nyo, we are so much blessed during the pandemic dahil biglang na-develop yung platform kung saan kahit hindi tayo nakakapag fellowship face-to-face, meron namang paraan ang Diyos upang abutin tayo sa ating mga pangangailangan. At ito ay sa pamamagitan po ng online broadcast ng ating pong gawain. But that is good only, mga kapatid, in the context of pandemic. So, mas makabubuti po ang physical pa rin po na pag-attend po sa gawain po ng Panginoon. And alam nyo, naalala ko, during the time ng akin pong kabataan, I was running 42 kilometers in a marathon run. So, ako po ay isa pong mananakbo, runner po ako, at ako po ay tumatakbo ng 42-kilometer run. So, in so many times, ako po ay nakatapos ng isang 42-kilometer runs. At ang isa ko po sa nakita na dahilan kung bakit naging successful po ako na makaabot dun sa finish line ng isang napakalayong takbuhin na nakakapagod, nakaka-exhaust dahil puno na, dahil sobrang mainit, 'di ba? Sobrang mainit at mahaba yung takbuhin, 42 kilometers, at yung terrain ay hindi naman panaypatag, minsan meron pong paakyat, meron pong pababa. So very strenuous na ano na natakbuhin. At ang isang dahilan kung bakit ang mga mananakbo ay nakakatapos po ng ganong klaseng kahirap na natakbuhin is because of in every distance of kilometers, meron pong fresh water, meron pong mga water station. Meron pong mga water station kung saan pagpagod na po yung mananakbo, ay po pwede po siyang kumuha ng fresh water doon at uminom upang ma-refresh ulit siya, ma-regain yung strength at yung init po ng panahon ay mapaglabanan niya. In some cases, yung mga mananakbo na ito sa sobrang init, ibinubuhos po nila yung fresh water sa kanila pong ulo, sa kanila pong katawan upang manariwa, ma-refresh yung kanila pong strength. And kaya ko po binanggit sa inyo yon, gusto ko po siyang i-relate sa gawain po ng Panginoon sa fellowship po na katulad po nito, yung atin pong Sunday fellowship. Ang isang buong linggo po na binubuo ng 7 araw, sa loob po ng 6 na araw sa atin pong pagtatrabaho, ano man ang ginagawa ninyo, whether you are a worker, a businessman, or a student, alam ko po na punong-puno po ng stress ang isang linggo, di po ba? So, ngunit salamat sa Panginoon dahil merong Sunday. Dahil ang Sunday po ay panahon na kung saan tayo po ay magpapahinga. So, upang yung pagod natin, yung lakas natin ay mapanumbalik natin. Pero, mga kapatid, mas dapat po tayong magpasalamat sa Panginoon dahil ang Sunday po ay dinesenyo po ng Diyos na tayo po ay nasa Kanya pong panambahan upang katagpuin tayo hindi lang sa physical nating pangangailangan, kundi sa inner human needs din natin. Ano yung inner human needs natin? Yung spiritual na kalakasan natin ay panirewain tayo. And you know, katulad po ito dun po sa mga water station sa isang mahabang takbuhin na po pwede po tayong uminom ng tubig upang ma-refresh tayo. Pwede tayong magbuhos ng tubig sa ating katawan upang manariwa yung atin pong sigla at yung atin pong lakas. Kaya ang atin pong pananambahan every Sunday ay
Katulad ng ipinagtagubilin sa Biblia, ay hindi natin dapat pabayaan na ito ay ating maniglek. Na hindi natin ito maniglek sapagkat ito yung panahon kung saan we are drinking the living water. Diba? So, ito yung panahon kung saan tayo ay iinom ng isang sariwa at buhay na tubig ng ating Panginoong Jesucristo. Ito yung panahon kung saan kakain po tayo ng tinapay ng buhay, ang salita ng Diyos. So, kaya ako, kahit meron pa po tayong online service sa mga nanonood dyan, gusto ko po kayong i-encourage to come to the church at manambahan po tayo sa Panginoon. Amen? Sige po, so yan po yung akin pong prelude. At magpatuloy po tayo sa atin pong pag-aaral ng salita po ng Panginoon. Samahan po ninyo ako sa aklat po ng Marcos. You know, brethren, yung study po natin sa Book of Mark, I feel that it comes now to a turning point kung saan mas lalo pong exciting itong atin pong mga pag-aaral. Kung masugid po ninyong sinusubaybayan yung atin pong pag-aaral, you can feel that. Mararamdaman po ninyo yung excitement po na yan. Dahil lumalalim po yung atin pong pag-aaral patungkol po sa ministeryo ng Panginoon. At hindi lang yun. Alam natin na ang layunin ng aklat na ito, nung isulat ito ni John Mark, is to know everyone or upang ipakilala si Jesus Christ as the servant of God. And tayo bilang mga anak ng Diyos, ganun din ang layunin ng Panginoon sa buhay natin upang tayo ay maging kawangis ng Panginoong Jesucristo, maging lingkod din tayo ng ating Panginoon. Kaya dito, ang purpose ng aklat na ito ay upang turuan ang mga mananampalataya nung unang panahon, which are the Roman believers, about discipleship. At napapanahon din yan sa panahon natin ngayon. Marami pong mga mananampalataya ngayon ang hindi pinapahalagahan ang discipleship, ang aspeto ng pagiging disciple nila ng Panginoong Jesucristo. Marami po sa mga mananampalataya na kontento na lang na sila ay isang mananampalataya, ligtas, ngunit hindi matapat na tagasunod ng atin pong Panginoong Jesucristo. So today, tayo po ay magpapatuloy, mga kapatid, but to align everyone kung nasaan na po tayo, last Sunday po ay natapos po tayo sa atin pong pag-aaral about the ministry of Jesus Christ in and beyond Galilee. At ngayon po ay magpapatuloy po tayo sa journey ng Panginoong Jesucristo to Jerusalem. Dito po ay magkakaroon po tayo ng turning point, ng pagbabago na po ng direction. Makapansin na po natin ang pagbabago ng direction ng pagtuturo ni Mark sa mga readers niya pagdating po dito sa chapter 8 verse 31 onwards. So kung doon po sa first chapter 1 hanggang chapter 8, ang focus po na nakita po natin ay ang introduction po kay Jesus Christ, kung sino siya as the Son of God and the promised Messiah. At doon po sa 8 chapter na yon ay ipinapakilala po si Jesus Christ, kung saan ang dinidil po ni Mark at dinidil po nitong aklat po na ito ay ang slowness to learn ng mga disciples. Di po ba? Yung slowness, yung hindi agad nila nakikilala si Jesus Christ sa pamamagitan ng paraan ng kanyang mga pagtuturo. So yung mga paraan ng pagtuturo ay nakita natin, ito ay sa pamamagitan ng direct teachings ng Panginoong Jesucristo, yung pag-tutor niya, pakipag-usap niya sa mga disciples. At sa pamamagitan ng mga miracles na kanyang ginawa, healing of the sick, di ba? Healing of the paralyzed men, opening the eyes of the blind, di po ba? And resurrecting a dead person. So nakita po natin yun. Lahat po ng mga miracles, stopping the storm, pinatahimik ng Panginoon ng storm. So nagpakain ng 5,000, ng 4,000 ang Panginoon. So sa maraming mga himala,
na ginawa ng Panginoong Jesucristo sa nakaraang pag-aaral natin, the first objective ng Panginoong Jesucristo is to teach His disciple who really is, kung sino talaga siya. But every time, they are failing until dun po sa huling pag-aaral po natin last Sunday, kung saan dun po sa chapter 8, verse 27 hanggang 30, ay nakita po natin doon ang confession ni Peter. Nung tinanong ng Panginoong Jesucristo ang mga alagad, sino ako ayon sa mga tao? Ang sagot ng mga alagad ay, kayo po ay si propeta, kayo po ay isang propeta, kayo po ay si John the Baptist, at kayo po ay kayo po ay si Isaiah na nabuhay na muli. At ang sabi ng Panginoon, how about you? Sino naman ako sa palagay ninyo? At dito sa tanong ng Panginoon na ito, tumama na ang mga disciples. Sumagot si Peter as the spokesman po ng mga disciples. Sabi niya, you are the Son of God. You are the Messiah. So, doon po nagtapos ang pagtuturo ng Panginoong Jesucristo about himself, kung sino siya. Dahil na-recognize na po ng mga disciples at last kung sino talaga ang Panginoong Jesucristo. That Jesus Christ is the Son of God, that Jesus is the Messiah. Jesus is the Christ, the promised Messiah. Kaya dito po sa pag-aaral po natin, bago na po ang makikita po natin dito na topic or purpose or theme ng atin pong pag-aaral, it is now, what about if I am the Messiah? Eh ano ngayon kung ako ang Messiah? What's in it for you? Yan na po yung atin pong magiging pag-aaral sa mga susunod po na topic dito po sa aklat po ng Marcos. So, today, samahan po ninyo ako sa Mark chapter 8, verse 31, hanggang chapter 9, verse 29. Yung prediction po ng Panginoong Jesucristo about His passion. Dahil dito po sa journey ng Panginoong Jesucristo to Jerusalem, binubuo po ito ng tatlo pong prediction. The first, the second, and third prediction, and yung conclusion na ipinakita po sa pamagitan po ng pananampalataya ng bulag na si Bartimeo. At this point, samahan po muna ninyo ako dito po sa Mark chapter 8, verse 31, hanggang chapter 9, verse 29. Ngunit, dito po sa topic po na ito, mahaba po itong pag-aaral po na ito, kaya hiniwalay ko po ito sa tatlong subtopics. So, the first one is yung prediction ni Jesus Christ about His death. Yan po yung pag-aaralan po natin ngayong Sunday. And next Sunday, yung susunod po na verse, ang verse 34 hanggang chapter 9. About the teaching of Jesus Christ on discipleship. What is the meaning of discipleship? At pangatlo, yung transfiguration po ng Panginoong Jesucristo, kung saan ipinakita po dito yung future glory ng Panginoon and the future glory po na mararanasan ng mga disciple. At pang-apat sa topic po na ito, about the first prediction of Jesus Christ is another miracle na ipinakita po ng Panginoong Jesucristo on curing the demon-possessed boy in chapter 9, verse 14 to 29. Bago po tayo magpasimula, samahan po ninyo ako sa panalangin at tayo po ay humingi po ng kalakasan at patuloy po na pagtuturo ng Banal na Espiritu Santo sa salita po ng ating Panginoong Jesucristo. Aming Ama, salamat po sa opportunity na kami po ay makapagpapatuloy aming Panginoon sa pag-aaral ng inyo po mga salita. At sa pakinig po nito, aming Diyos, dalangin po namin na ito po ay mag-emanate po sa amin po mga puso at mag-resonate po ito sa amin po mga buhay, aming Panginoon. Dalangin po namin na ang kapangyarihan po ng inyo po mga salita na nagbabago po ng puso, nagbabago po ng buhay, ay maranasan po namin, aming Panginoon.
At sa tulong po ng inyong pong banal na Espiritu Santo, ay tanggapin po namin ang patuloy po na kaunawaan at patuloy po na kalakasan upang amin pong malakaran ang inyong pong panawagan sa pamamagitan po ng inyong pong mga katuruan. Pagpalain po ninyo kami sa araw po na ito at nais lamang po namin, O Diyos, na kayo ay dakilain at patuloy po na papurihan. Salamat po aming Ama, hinihingi po namin ang inyong pong grasya, ang mayaman po ninyong biyaya na magpuno sa lahat po ng amin po mga pangangailangan sa araw po na ito. Salamat po, O Diyos, ito ay dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and Amen. Purihin po ang Panginoon. Kung hindi po ninyo nasubaybayan yung mga nakaraang topic po natin, pwede po ninyong balikan po dun sa FB page po natin upang makompleto po ninyo ang series po ng atin pong pag-aaral sa aklat po ng Marcos. Sa inyo pong mga Biblia, samahan po ninyo ako. Minsan pa, babasahin ko po sa Ang Salita ng Diyos. Ang sabi po dito, nagsimulang mangaral si Jesus sa mga tagasunod niya na siya na ang anak ng tao ay kailangang dumanas ng maraming paghihirap. Itatakwil siya ng mga pinuno ng mga Hudyo, ng mga namamahalang pari at mga tagapagturo ng kautusan. Ipapapatay niya nila siya, pero sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Ipaniliwanag niya ang lahat ng ito sa kanila. Nang marinig iyon ni Pedro, dinala niya si Jesus sa isang tabi at sinabihan. Pero humarap si Jesus sa mga tagasunod niya at saka sinabi kay Pedro, "Lumayo ka sa akin, Satanas. Ang iniisip mo'y hindi ayon sa kalooban ng Diyos, kundi ayon sa kalooban ng tao." So, yan po ang kwento natin pong pag-aaralan sa topic po natin that tells us the first prediction of Jesus Christ about His death. So, sabi nga dito sa verse 31, "And He began to teach them that the Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders and chief priests and scribes and be killed, and after 3 days, rise again." So, ito po yung pagtuturo po ni Jesus Christ sa kanyang mga disciples about His coming death. Ngunit nais ko pong mapansin po ninyo rito yung switch po ng pagpapakilala ng Panginoong Jesucristo patungkol po sa kanya pong sarili. Sa chapter 1 po ng Book of Mark, ang pagpapakilala po niya sa kanyang sarili is He is the Son of God. Ngunit dito, ang sabi dito, He is the Son of Man. So, bakit ganon ang pagpapakilala ngayon ng Panginoong Jesucristo about Himself that He is now the Son of Man? So, meron pong dahilan kung bakit kailangang ipakilala ng Panginoong Jesucristo yung kanya pong humanity, yung kanyang pagiging tao. Because it is connected to the sacrifice na nais po niyang ibigay bilang sakripisyo para sa kaligtasan po ng mga makasalanan. Dapat po nating maintindihan na in the Old Testament concept, ang kaligtasan po ng isang kasalanan ay sa pamamagitan po ng pagtubos o ng redemption. So, nung unang panahon, ang mga Israelita o ang mga Hudyo, nag-o-offer sila ng mga sacrifice sin offering. Katulad ng lamb, kung ikaw ay mayaman, ng baka, ng hayop, at kung ikaw ay mahirap, mga bato-bato, mga ibon. So, ipinambabayad po ang mga ito upang ma-redeem ang iyong kasalanan, matubos ka sa pagkakasala mo. Redemption po ang redeeming po, redemption po ang terminology, ang tamang terminology sa Old Testament ng kasalanan ng isang tao. Tinutubos ang kasalanan ng isang tao sa pamamagitan po ng sin offering. And si Jesus Christ, as a suffering servant, siya po ay sin offering ng buong sanlibutan, ayon po sa Biblia.
At ang sabi nga po ng Book of Hebrew, and once for all, Jesus Christ was the sacrifice for the sin of the world. And ang offering po, o ang offering po na ito para sa kasalanan po ng buong sanlibutan must be a human. Kaya si Jesus Christ po ang perfect po at ang tama pong sacrifice po ng Diyos upang tubusin po ang humanity. Because yung katauhan po ni Jesus Christ as the second person of God in a triune God is full of deity. Ibig sabihin ng full of deity, 100% God, and His nature is full of man. So ang nature po ni Jesus Christ as a second person of the Trinitarian God is that He is a 100% God and He is a 100% man. So that's why in the three persons of God, Jesus Christ is the only perfect person of God who can redeem humanity. So, yun po ang dahilan kung bakit kinakailangan po na maipakilala po si Jesus Christ as the Son of Man. Because indeed, sa panahon po na ito, Jesus Christ is 100% human. 100% man po siya. He has to be given in the form of a human as a perfect sacrifice for the sin of humanity. Kaya ang pagtuturo na po ngayon na makikita po natin dito, simula po dito sa chapter 8, verse 31, ay hindi na po kung sino si Jesus Christ. Hindi na po patungkol sa pagiging son and promised Messiah po ng Panginoong Jesucristo. Dahil na-acknowledge na po ng mga disciples kung sino talaga siya. At ngayon ay ang pangalawang bahagi ng pagkapapakilala ng Panginoong Jesucristo to Himself as the sacrifice of God, as the Lamb of God for the sin of the world. So, dito ay pinakilala na po ng Panginoong Jesucristo yung kanya pong kamatayan doon po sa krus. At yung kanya pong kamatayan, according to verse 31, sabi niya, ito ay sa pamamagitan ng tatlong bagay. Una, yung kanyang kamatayan ay magiging resulta, magre-result ito ng suffering. The Son must suffer many things. Yan po ay prophecy po ni Isaiah sa chapter 53 ng anak po ng Diyos ay ihahandog, ipapako po doon sa krus. Siya po ay re-reject po ng mga authorities. Nakita na po natin in the first series po yung rejection po ng mga Jewish authorities, ng mga Pharisees, ng mga Sadducees, ng mga tagapagturo po ng mga kautusan. Ang kanila pong patuloy po na unbelieving at rejection kay Jesus Christ as the promised Messiah and the Son of God. And on the third day, and He will be killed. Na siya po ay papatayin. But after 3 days, siya po ay mabubuhay na mag-uli. Ayon din sa prophecy sa Isaiah chapter 52. Ang lahat po ng ito ay in accordance to the scripture. In accordance to the scripture. At itong apat na to, apat actually yan, ang nagko-compose o ang bumubuo ng salvation of men. Yung tatlong bagay po ang bumubuo para sa kaligtasan ng tao. Ano yung tatlong bagay na bumubuo para sa kaligtasan ng tao? Number one, papatayin siya, be killed. Second, ililibing, be buried. Third, after 3 days, mabubuhay na mag-uli. That was in accordance to the scripture. Isaiah chapter 52.
Kaya pagdating po sa 1 Corinthians chapter 15, buksan po ninyo yung mga Bible po ninyo, hindi ko po yan nailagay dito. At lagyan po ninyo ng sulat. Markahan po ninyo yung mga Bible po ninyo. 1 Corinthians chapter 15. Nais ko pong maintindihan ninyo yung doctrine of salvation. Kung saan nagsasabi na tayo ay maliligtas sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. That salvation is by faith alone. By faith alone on what? Yun po yung gusto ko maintindihan po ninyo. Sabi po dito, 1 Corinthians chapter 15, sorry. Isa ito sa mga verses na dapat ay memorize po natin. Okay. Sabi po dito, moreover, brethren, I declare unto you, okay, sa mga, okay. Sa mga wala pong Bible, bubuksan ko po itong Bible natin online. Dahil ito, gusto ko pong maintindihan po ninyo to. I will put more emphasis dito po sa verse po na ito. Malinaw po ba o malabo? Sabi dito, moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preach to you. Sabi ni Pablo, ipinapahayag ko sa inyo ang ebanghelyo na ipinangaral ko sa inyo. Itong gospel po na ipinangaral ni Pablo is the gospel of salvation. So, sabi niya, na inyong tinanggap, which also you receive, ang ebanghelyo ng kaligtasan na inyong tinanggap, and in which you stand, by which you also are saved. Ipinapangaral ko sa inyo, idinideklara ko sa inyo, ipinapahayag ko sa inyo, ang ebanghelyo ng kaligtasan na aking ipinangaral sa inyo, na inyong tinanggap, inyong tinayuan, at dito kayo ay naligtas. So naliligtas po tayo sa pamamagitan po nung gospel of salvation po na yan, yung ipinapangaral na yan ni Apostol Pablo. At doon po tayo nananampalataya, doon po sa ebanghelyo ng kaligtasan. So naniwala, katulad ng mga taga-Korinto, tayo po ay tinanggap natin ang katotohanan na yon. Tinayuan natin yon, pinaniwalaan natin, pinanampalatayanan natin, at dahil doon tayo ay naligtas. Ano ang content ng gospel of salvation po na yon? Sabi dito, sa verse 4, for I delivered to you the first of all that which I also received, that Christ died for us. So ito po yung content ng gospel of salvation. Nasabi ni Pablo, ipinangaral ko sa inyo sapagkat ito rin ang aking tinanggap. At dito ako ay naligtas din, sabi ni Apostol Pablo. Ano yon? That Christ died for our sin. Number one, namatay si Kristos para sa ating mga kasalanan. Anong sabi dyan? According to the scripture. Yung kamatayan po ni Jesus Christ na sinasabi po dito sa Book of Mark, ayon po sa Isaiah chapter 52, ito po ay isa pong prophecy. Kaya yung kamatayan po ni Jesus Christ na sinasabi dito ni Pablo na atin pong pinapanampalatayanan, ito ay in accordance to the scripture. In accordance to the scripture. Nananampalataya tayo na namatay si Kristo para sa ating mga kasalanan dahil yon ang sinabi ng salita ng Diyos. Dito ay dapat nating maintindihan yung element po ng scripture as the word of God.
Naniniwala po ba tayo na ang Biblia po ay salita ng Diyos? Amen? So first and foremost, the foundation of our Christian faith is the Bible. That the Bible is the Word of God. Ito ay salita ng Diyos. Kaya itong scripture na sinasabi dito, ito ay ang lumang tipan, the Old Testament prophecy, patungkol sa kamatayan ni Jesus Christ. Kaya mahalaga ito sa atin dahil si Jesus Christ, hindi naman natin nahipo, hindi naman natin nakita. Maging yung kanyang kamatayan, hindi natin nakita. Pero ang sabi ng Biblia, hindi natin kinakailangang makita, mahipo si Jesus Christ upang tayo ay manampalataya sa Kanya. Ang kailangan natin ay manampalataya tayo sa sinasabi, ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya ang sabi ni Pablo rito, according to the scripture. Namatay si Jesus Christ para sa atin according to the scripture. Mahalaga po yan sa mga tao na hindi na po nakakita ng actual na kamatayan ng Panginoong Jesucristo. Sa mga katao na katulad po natin. Pangalawang content, and that he was buried. Matapos siyang mamatay, siya ay inilibing. And he rose again the third day. Again, ang sabi dito, according to the scripture. Ayon sa salita ng Diyos. Yan po ang content ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, ng Gospel of Salvation. Na hindi tayo naniwala at hindi tayo nanampalataya na si Jesus Christ ay namatay para sa ating makasalanan, inilibing, at muling nabuhay pagkatapos ng tatlong araw dahil kinuwento sa atin ng nanay natin, dahil kinuwento sa atin ng pastor natin, dahil kinuwento sa atin ng kaibigan natin. Hindi po ganun. Hindi po tayo nanampalataya na si Jesus Christ ay namatay para sa ating kasalanan na nilibing at muling nabuhay dahil sa sinabi po ng ibang tao. Ang pananampalataya po natin dapat ay ganito. Nanampalataya tayo, naniwala tayo na si Jesus Christ ay namatay para sa ating kasalanan, inilibing at nabuhay na mag-uli pagkatapos ng tatlong araw dahil yun ang sinabi ng salita ng Diyos. Ganun po siya kaimportante sa mga tao na katulad po natin na hindi natin nakita, nahipo si Jesus Christ nung siya ay lumakad dito sa lupa. Sa mga tao na hindi mismo nakakita kung paano namatay at paano nilibing at paano muling nabuhay ang Panginoong Jesucristo mula sa kamatayan. Kaya ang sinasabi po ng Biblia, ang atin pong pananampalataya ay ayon po sa kasulatan o ayon sa salita ng Diyos. So yan po ang kahalagahan po na maintindihan po natin yung pinanampalatayanan natin. Hindi po tayo naligtas ng dahil lang po kinwentuhan po tayo ng asawa natin, ng kaibigan po natin, o sinabihan tayo ng ating pastor na sumampalataya ka sa Panginoong Jesucristo at ikaw ay maliligtas. Hindi po yun. Sumampalataya po tayo dahil naniniwala tayo na ito ay sinabi ng salita mismo ng Diyos. Tuloy.
So, yan po yung declaration o yung prediction po ng Panginoong Jesucristo about his death. So, tinuro na po ng Panginoong Jesucristo sa mga disciples po niya what will happen to him, kung ano po ang magaganap sa kanya. Ngunit, sa verse 32, Okay, sige, tingnan po muna natin to. So, ito po yung lessons to learn dun po sa verse 31. Yes, na-introduce po si Jesus Christ, na-introduce po sa mga disciples yung program po ng Panginoong Jesucristo about his death, yung as a sacrifice po para sa kaligtasan po ng sanlibutan. Ngunit, hindi po ito naintindihan po ng mga disciples. Hindi po ito naintindihan po ni Peter kung bakit kinakailangang mamatay po ang Panginoong Jesucristo doon po sa krus. Kaya kalaki po nitong pagtuturo ng Panginoong Jesucristo about his death is yung kanya pong sacrifice. Na siya po ay isa pong sacrificial lamb. Siya po yung offering lamb. Siya po yung sacrifice for the sins of the world. Na kinakailangan po niyang gawin bilang bahagi ng kanyang mission o paglilingkod na itinalaga po ng Diyos para po sa kanya. Kaya dito, makikita po natin yung willingness po ng Panginoon Jesucristo to submit despite po ng rejection po sa kanya ng mga pariseo, ng kanyang mga kababayan. Andito pa rin po ang Panginoong Jesucristo telling the disciples about his death. In the second verse, sa verse 32, ang sabi po ng Panginoon ay ganito. He spoke this word openly. Meaning, nung sinabi ng Panginoong Jesucristo yung kanyang prediction about his death, ito ay sa paraan kung saan maliwanag. Hindi sa pamamagitan ng talinghaga o ng figure of speech o ng metaphor para mahirapan ng mga disciples intindihin ito. He spoke this word openly or plainly, so directly. So kaya sigurado po tayo na maliwanag dapat ang pagkakaintindi ng mga disciples about his coming death. Ngunit ang sagot ni Peter ay ito. Then Peter took him aside and began to rebuke him. So, sinaway ni Peter ang Panginoong Jesucristo doon po sa nais ng Panginoon na ipaunawa sa kanila na siya ay mamamatay sa krus dahil hindi naintindihan po ni Peter kung ano ang tunay na meaning ng sacrifice ni Jesus Christ doon po sa krus. Kaya, sumasagot na ito ngayon doon po sa tanong na iniwan natin nung nakaraang Sunday na ang sabi doon, yes, nakilala na rin at last sa wakas ng mga disciples kung sino talaga si Jesus Christ. That Jesus is the Christ. That Jesus is the promised Messiah. Salamat. Nakilala na siya. But the next question now is not anymore about who Jesus is. The question now is, yes, Jesus Christ is the promised Messiah. So, what does it mean? Ano ngayon ang ibig sabihin ng pagiging Mesaya ng Panginoong Jesucristo? And the second question is, what does it mean to us? Ano ang ibig sabihin niyan sa mga mananampalataya? So ito na ngayon ang sinasagot po, ang panimula ng pagpapaliwanag po ng Panginoong Jesucristo sa mga disciples, ano ang ibig sabihin ng kanyang pagiging Mesaya? Yes, he is the Messiah, pero sino siya bilang isang Messiah? At pangalawa, kung siya ay Messiah, promised Messiah, the Redeemer of the world, of the sins of the world, ano naman si Jesus Christ bilang isang Messiah para sa atin? So yun yung dalawang question na sinasagot ngayon dito sa mga topic natin pong pinag-aaralan. At this point, hindi pa rin po naintindihan ni Peter yung dalawang tanong ngayon ng Panginoong Jesucristo. Yes, ako nga ang Messiah, pero
ano ba ako bilang isang Mesiya? Hindi pa rin naintindihan ni Peter na bilang isang Mesiya, si Jesus Christ is a sacrificial lamb. That he is a suffering servant. Hindi pa rin yun naintindihan ni Peter. Kaya sabi ni Peter, he took him aside and began to rebuke him. Sinasaway niya ang Panginoong Jesucristo. So, ang akala ni Peter, yung kamatayan ng Panginoong ni Jesucristo ay kabiguan, defeat, pagkatalo laban sa mga kaaway ni Jesus Christ. Yun po ang akala po ni Peter. Hindi po niya naiintindihan ang tunay po na meaning ng pagiging Mesiya ng Panginoong Jesucristo. So, merong unang hindi naiintindihan ang mga disciples about the messianic purpose of Jesus Christ. Ano yun? Akala ng mga disciples at ng mga followers ng Panginoong Jesucristo, bilang isang Mesiya, siya isang war king. Na siya ay gigirahin niya ang Roma upang palayain sila sa pagkaalipin. Kaya yung mga tao, nakita natin in the previous chapter, hinahanap si Jesus Christ upang pilitin na iupo bilang isang hari at ipanlaban sa Roman Empire kung saan sila ay alipin. So, ang akala nila sa promised Messiah, isang war king. Isang political leader na magpapalaya sa kanila sa pagkaalipin sa Roma. Pero hindi yon ang tunay na purpose ng pagiging Messiah ng Panginoong Jesucristo. Hindi nila naintindihan ng pagiging Messiah ng Panginoong Jesucristo ang magpapalaya sa kanilang spiritual bandage. Dun sa kanilang pangangailangan upang sila ay maging kabilang sa kaharian ng Diyos. Kaya tatlo ang preaching po ni John the Baptist about Jesus Christ. That Jesus Christ is the Son of God, that Jesus Christ is the promised Messiah, and Jesus Christ is the King, for the kingdom is at hand. Diba? So, sabi ni John sa mga tao, repent and be baptized because the kingdom is at hand. So, tatlong bagay po yung content ng gospel po ni John the Baptist. About Jesus Christ as Son of God, about Jesus Christ as the Messiah, and about Jesus Christ as the King of the coming kingdom. Pero, nireject po yun ng mga tao, hindi po nila naintindihan. Maging si Peter, at this point, hindi rin niya naintindihan kung ano ang ibig sabihin ng pagiging Messiah ng Panginoong Jesucristo. Hindi niya naintindihan that Jesus Christ has a kingdom to come. At para mapabilang ang mga tao sa kingdom to come, kinakailangan nila ng isang Messiah na ipapako doon sa krus. Hindi Messiah na magpapalaya sa kanila laban sa imperyo ng Roma, kundi isang Messiah na magpapalaya sa kanila sa kamay ni Satan. Na magpapalaya sa kanila sa future damnation nila bilang isang makasalanan, which is the hell. Isang Mesiya na ibibigay yung kanyang buhay as a sacrifice na kung sino man ang sasampalataya sa kanya ay maliligtas doon sa paraparating na future judgment sa mga makasalanan. Isang Mesiya na magiging hari in the future ng kingdom of God. Isang Mesiya na magpapasok sa kanila sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya doon sa kaharian na yon. Isang Mesiya na magliligtas sa kanila sa kanilang pagiging makasalanan. Yun ang hindi naintindihan ni Peter. Kaya ang sabi ni Peter,
Sa verse 33, anong sabi ni Peter? Nerebuke niya ang Panginoon. Lord, bakit hindi, bakit ibibigay mo ang buhay mo doon? Bakit talo ka na ba? So, yun yung mindset ni Peter. Pero ang sabi ng Panginoon, but when he had turned around and looked at the disciples, tingnan nyo to. Okay, tumalikod ang Panginoong Jesucristo doon po sa sulok na pinagdalhan sa kanya ni Peter. And he looked around at his disciples. Tiningnan niya yung mga disciples niya. At nirebuke niya, sinaway niya si Peter. Anong sabi ng Panginoon kay Peter? Get behind me, Satan. For you are not mindful of the things of God, but the things of men. Ano po ang ibig po sabihin ng Panginoon dito? Ang ibig sabihin ng get behind me ay get out of my sight, literally. Go away behind, lumayas ka sa akin. So yun yung ibig sabihin na sinabi ng Panginoon kay Peter. Pero yun ba ay nangangahulugan na Peter, disqualified ka na as my disciple, alis ka na. Hindi mo alam kung ano yung ibig sabihin ng aking pagiging Mesiya. Ba't sinasaway mo ako na ipaako ako dun sa krus? Ba't ayaw mo na ako ay mapako sa krus? Get behind me. Ang sabi ng Panginoon, for you are not mindful of the things of God. Hindi mo naiisip ang mga bagay patungkol sa Diyos. Ang pag-iisip mo ay pag-iisip ng isang tao sa mundong ito. So yun ang sabi ng Panginoon. So, but we need to understand that Peter is an innocent person. Wala talaga siyang kamalayan. Katulad din natin, wala tayong kamalayan. Nung bago pa lang tayo nakakilala sa Panginoon, maring hindi natin talaga alam kung anong ibig sabihin ng pagiging misaya ng Panginoong Jesucristo. Ganon din si Peter. He is an innocent man. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng kanyang sinabi sa Panginoon. Kaya dito, pinaliwanag ng Panginoong Jesucristo. Nirebuke niya si Peter, sabi niya, get behind me. It indicates, hindi ito nangangahulugan ng pagiging, na si Peter ay possessed ng demon. Kasi ang sabi dito, get behind me, Satan. So itong word na to, huwag tayong mamislead, hindi nangangahulugan niya na sinasabi ng Panginoon na demon possessed si Peter. So, sinasabi lang niyan na ang pag-iisip mo, ang laman ng isip mo ay pag-iisip o pandaraya ni Satan. So, ginagamit ka ni Satan upang hadlangan ako na maipako doon sa krus. At ganun din yung sinabi ng Panginoon kay Satan mismo, di ba? Doon sa Matthew chapter 4, doon sa temptation in the wilderness. Sabi ng Panginoon, sabi ni Satan sa Panginoon, nakikita mo ba ang sanlibutang ito? Punong-puno ng ginto, ng ningning, ng kapangyarihan. Mapapasayo yan kung ikaw ay sasamba sa akin, ang sabi ni Satan. So yun po yung trick po ni Satan with his worldly mindset. So yung mindset po ni Satan ay makamundo ng kaisipan niya na makamundo ay nakatingin sa kayamanan, kapangyarihan na meron sa mundong ito. At yun ang sumisira po sa buhay ng isa pong tao. Kaya ang sabi po ni James, ang isang tao na umiibig sa sanlibutang ito ay alipin ni Satanas. Siya ay may kaisipan na katulad ng kaisipan ni Satan. Ito rin ang sinasabi ni Jesus Christ kay Peter. Your mind is the things of this man or the things of this world. Ang kaisipan mo ay naglalaman ng kayamanan ng mundong ito. So yun po yung sinaway ng Panginoong Jesucristo kay Peter. In short, ang itinuturo po ng Panginoong Jesucristo ay ito. Sabi ni D.L. Moody, Jesus could not have the glory without the cross. Sinasaway ng Panginoong Jesucristo si Peter dahil hinahadlangan yung kanyang sakripisyo at kamatayan dun sa krus. Pero hindi niya naintindihan ang ibig sabihin ng cross
ay glory. Na ang ibig sabihin ng cross ay tagumpay. Alam niyo po ba, in the entire Bible, ang dami pong attempt ni Satan upang mapigilan po si Jesus Christ sa kanya pong mission. Even in the Old Testament pa lang. Okay. Bakit kinakailangan ipanganak na virgin birth si Jesus Christ? Pwede naman siyang ipanganak ng isang nanay na hindi virgin, isang babae na hindi virgin. Alam niyo po ba yung dahilan? Dahil sa Old Testament, meron pong sumpa na kinakailangang malampasan po ni Jesus Christ. Si Jesus Christ ay prinopisay po na magmumula po sa lahi po ni David. Na ipapanganak po si Jesus Christ mula po sa lahi po ni Jesse, sa angkan po ni David. At yung lahi po na yon, sinira po yon ni Satan. Dahil sa paglipas po ng panahon, yung mga hari na nagrurul po sa Israel, lahi po yan, nagaling po sa lahi po ni David. Ngunit merong isang hari doon na isinumpa ng Diyos. Dahil sa pagiging masama niyang hari. Ang sabi ng, ang sumpa doon sa masamang hari na yon, si Jeconiah, si King Jeconiah, sinumpa po ng Diyos. Sabi ng Diyos ni Yahweh kay King Jeconiah, wala kang magiging anak o wala kang magiging salinlahi na uupo sa kaharian ng Israel. So naputol po yung kingship po ng lahi po ni David dahil po sa course na ito, sa sumpa na ito kay Jeconiah. So yun po ay attempt po, kung iintindihin po natin, yun po ay attempt po ni Satan upang hindi po maipanganak si Jesus Christ. Kaya si Jesus Christ po ay pinanganak po na virgin kay Mary kasi kinakailangang matupad po yung prophecy po na manggagaling pa rin po siya sa lahi po ni David. So kaya kinakailangan po siyang ipanganak na isa pong virgin. So, malapit na po yung Pasko, di po ba? Ipapaliwanag ko po sa inyo kung bakit kinakailangan virgin birth po si Jesus Christ. At yun po ang paraan po ng Diyos upang i-reverse po yung curse na yun at ipanganak pa rin po ang Panginoong Jesucristo. Pangalawang attempt, nanais ko pong sabihin sa inyo, nung ipinanganak po ang Panginoong Jesucristo, lahat po ng mga bata sa Jerusalem ay ipinapatay po. Dahil sa takot po na itong Jesus Christ na to na ipinangakong hari ay papalit po doon sa hari. So, pinapatay po ang lahat ng mga bata. So that is again an attempt upang pigilan po si Jesus Christ patungo po sa krus. Si Peter, meron pong mindset po ni Satan. May mindset po siya ng sanlibutan. Na nais rin po na pigilan po si Jesus Christ patungo po doon sa krus. But this is our great learning, mga kapatid. Jesus could not have the glory without the cross. Kailangan po ni Jesus Christ mamatay po doon sa krus. Hindi lang para sa kanyang glory, kundi para sa ating kaligtasan. Ang sabi po doon sa verse 32, nung sinaway po ng Panginoong Jesucristo si Peter, tiningnan niya yung mga disciples. And kung babasahin po natin yung kaisipan po ng Panginoong Jesucristo, nung tiningnan po niya yung mga disciples, maaring ang laman ng Panginoong Jesucristo habang sinasaway po niya ang mga disciples, si Peter, maaring ang laman po ng kaisipan ni Jesus Christ is, paano maliligtas itong mga disciples na ito at ang mga makasalanan sa sanlibutang ito kung hindi ako mamamatay doon sa krus. So, ganun po yung scenario during the time na nire-rebuke po ni si Peter ni Jesus Christ. Kaya, marirealize po natin, mga kapatid, na kailangan po ni Jesus Christ i-sacrifice po yung kanya pong sarili bilang pagsunod po dun po sa plano ng kaligtasan po ng sanlibutang ito o ng lahat po ng mga kasalanan. Na siya ay kinakailangan mamatay para sa ating mga kasalanan, ilibing at muling mabuhay. And that is a sacrificial service po ng Panginoon. That's why He is a suffering servant. Pangalawa, upang ang glory
ng Panginoong Jesucristo ay maipahayag, ma-reveal yung glory ng Panginoong Jesucristo, He has to die on the cross. Kinakailangang mamatay ang Panginoong Jesucristo doon po sa krus upang muli siyang mabuhay. Sapagkat sa muli po niyang kabuhay, pagkabuhay ay mabubuhay na siya ng merong kaluwalhatian. Kaya mapapansin po natin during the resurrection, iba na po yung body ni Jesus Christ. He has now a resurrected body, a glorious body. That indicates and connotes na hindi na bigo si Jesus Christ doon po sa krus. Na ang akala po ni Satan nung mamatay si Jesus Christ doon sa krus ay tagumpay na po siya. Pero hindi niya alam yun ay defeat ni Satan at victory ni Jesus Christ doon po sa krus. Kaya tayo mga kapatid, ang itinuturo po sa atin nitong lesson po na ito ay ganito. We cannot have Peter's mindset. Hindi po tayo dapat magkaroon po ng kaisipan na katulad po ng kaisipan po ni Peter. Na si Peter ayaw niya i-sacrifice si Jesus Christ. Na ganun din po tayo most of the time. Ayaw natin ng sacrifice. Ayaw natin ng difficulty sa Christian life po natin. Ayaw nating mahirapan. Ang gusto natin, maging maaliwalas lang at maayos lang yung buhay po natin. Ayaw natin ng sacrifice na katulad ng ginawa ng Panginoong Jesucristo. Ayaw nating ibigay yung ating sarili. Ayaw nating ibigay yung ating oras. Ayaw nating ibigay yung ating mga resources bilang bahagi ng ating sakripisyo para sa Panginoon. Ayaw nating tularan ang sakripisyo na ginawa ng Panginoong Jesucristo kung saan ibinigay niya yung kanyang sarili. In short, tayo ganun din. Ayaw din nating ibigay ang ating sarili para sa ministeryo ng Panginoon, para sa Panginoong Jesucristo. May tendency tayo na maging katulad ni Peter na hindi makita na sa likod ng sakripisyong ito ay merong glory, merong kaluwalhatian. Yun ang hindi po nakikita po ni Peter. Na doon po sa krus, doon sa krus, na kung saan mamamatay si Jesus Christ, pagbaba at muling pagkabuhay ni Jesus Christ doon sa krus, ay merong glory na naghihintay. Sa Christian life po natin, ganun din po tayo sa mundo pong ito. We might suffer because of Jesus Christ. Ang mga alagad, ang mga disciples, naranasan nila na hagupitin sila dahil kay Jesus Kristo. The early Christians in the first century churches, naranasan nila na kunin yung kanilang mga ari-arian, na sila ay patayin, na sila ay sila ay umalis sa kanilang sariling tahanan at pumunta sa ibang bansa na hindi nila alam kung ano ang kanilang magiging buhay because they refuse to worship the emperor. Because they love Jesus Christ. Ang gusto nilang sambahin lamang ay ang ating Panginoong Jesucristo. So, they refuse yung order ng emperor na siya ay sambahin. They refuse na itigil yung gawain ng Panginoon. Yung order ng mga ng authority na sila ay hinuhuli kapag nakikita nagfe-fellowship sila, nag-aaral sila ng salita ng Diyos. They are being killed. Tinatapon sila sa mga leon, pinaglalaroan sila sa gladiator, ginagawa silang sulo sa ilawan, sinunog ni Nero yung kanilang community habang siya ay kumakanta at tumatawa. Those are the blood and sacrifices of the early followers, faithful followers of Jesus Christ. Because they know, they understand na yung sacrifice na meron sila para sa Panginoong Jesucristo is glory. Kaluwalhatian ang naghihintay
sa kanila. So, we cannot be like Peter. We cannot have the Peter's mindset. Kaya siya ay sinaway ng Panginoong Jesucristo. At tiningnan niya yung mga disciples. At sa loob ng isipan ng Panginoong Jesucristo, ito ang kanyang sinasabi. If I do not go to the cross, how these disciples can be saved? If Jesus Christ did not die on the cross, how we could be saved? That's the beautiful truth na meron po tayo sa umaga pong ito. Magpasalamat po tayo sa Panginoon. Aming Diyos, marami pong salamat sa umaga pong ito. Kayo po ay amin pong pinupuri at niluluwalhati sapagkat kayo po ay karapat-dapat po na luwalhatiin, purihin at sambahin aming Panginoon. Pagpalain po ninyo, O Diyos, ang inyong pong mga salita na amin po napag-usapan sa araw po na ito. Amin po mga napag-aralan ay patuloy lamang po ninyo na itago sa amin po mga puso aming Panginoon. At maging kalakasan po namin ito sa panahon po ng pagsubok, sa panahon ng pangangailangan po namin, Panginoon, ng lakas ng loob, sa panahon ng discouragement ay maging encouragement at inspiration po namin ito na kung paano po si Jesus Christ nagbigay ng kanyang sarili doon po sa krus, kami din po, Panginoon, ay tinuturuan na ibigay po namin ang amin po mga sarili katulad ng pagbibigay ng Panginoong Jesucristo ng kanya pong sarili. Tulungan po ninyo kami, aming Panginoon, na sa amin pong isipan ay ma-realize po namin, maunawaan po namin, Panginoon, na bawat sakripisyo po namin para sa Panginoong Jesucristo, ang katumbas po nito ay kalwalhatian na naghihintay po sa amin sa takdang panahon kung saan haharap po kami ng mukhaan sa aming Panginoong Jesucristo. Salamat po aming Diyos, pagpalain po ninyo ang bawat isa at katagpuin po ninyo, O Diyos, ang amin po mga pangangailangan. Salamat po aming Panginoon. Ito ay dalangin po namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. So today, mga kapatid, sabi nga ni Brother Arman, tayo po ay nakaputi. Because this is the day where we will break bread. Ayon po sa ordinansa na ibinigay po sa atin ng Panginoon. So tayo pong lahat ay tumayo at habang tinatanggap po natin ang mga elemento na ipinapamahagi, pakinggan po natin ang sinabi po ng salita ng Diyos sa 1 Korinto, kabanatang 11, talatang 23 hanggang 25. Ang sabi dito, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Nung gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Hawakan po natin ang kapirasong tinapay na ito. Itaas po natin sa Panginoon at atin pong ipagpasalamat. Hallelujah. Salamat po aming Diyos sa kapirasong tinapay na ito na nagpapaalala po sa amin ng inyo pong sakripisyo doon po sa krus ng Kalbaryo. Na dahil po sa inyo pong handog aming Panginoon, kami po ay natubos sa amin pong mga kasalanan. Maraming marami pong salamat aming Panginoon. Sinasariwa po namin, O Diyos, ang pag-ibig po ninyo na ipinamalas doon po sa krus. Salamat po aming Ama. Ito po ay dalangin po namin ng meron pong pagsamo at pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kainin po natin ang tinapay. Sa talatang 25, ito ang sinabi, matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan
na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Taas po natin ang elementong ito at muli, ipagpasalamat po natin sa Panginoon. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po aming Panginoon. Minsan pa sa elementong ito na nagpapaalala po sa amin ang inyo pong banal na dugo na natigis po doon sa krus aming Panginoon. Ang inyong banal na dugo na naglinis po sa amin bilang makasalanan at ang inyong banal na dugo na bumalot po sa aming katauhan upang ang kasalanan ay mawalan po ng kapangyarihan sa amin pong mga buhay. At dahil dito, kami po ay may kapangyarihan upang magtagumpay laban po sa kasalanan. Maraming marami pong salamat o Diyos sapagkat sa pamamagitan ng inyong pong banal na dugo ay wala na pong bisa ang kasalanan sa amin pong mga buhay. Salamat po aming Panginoon. Tulad nga po ng inyong pong sinabi, o kasalanan, nasaan na ang iyong kapangyarihan? Salamat po sapagkat dahil dito, kami po ay sangganap na mananagumpay. Salamat po aming Panginoon. Pagpalain po ninyo ang bahaging ito kung saan muli tinatanggap at inaalala po namin ang inyo pong banal na dugo na tigis doon sa krus. Pagpalain po ninyo ang bawat isa. Salamat po aming Ama. Ito ay dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Inumin po natin. Patuloy po tayo sa presensya po ng Panginoon. Tayo po ay may magbigay po ng atin pong papuri at pagpapasalamat sa Panginoon. Hallelujah. Salamat po aming Diyos sa bahaging ito ng amin pong gawain kung saan inaalala po namin, O God, ang inyo pong dakilang pag-ibig, ang sakripisyo po ninyo doon sa krus, ang banal na dugo na natigis po doon. Salamat po aming Ama sapagkat dahil po dito, kami po ay may kalayaan laban po sa kasalanan at meron po kaming kapangyarihan upang pagtagumpayan ang kasalanan. Salamat po o Diyos sa inyo pong pagtubos sa amin pong mga buhay, sa amin pong mga kasalanan doon po sa krus. Pinupuri at sinasamba po namin kayo. Salamat po aming Panginoon. Ito ay dalangin namin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Tayo pong lahat ay makakaupo. Hello? Hello? Inaanayahan ko po kayong samahan ako sa pagdadasal sa ating offering. Tayo po ay magdasal. Father God, Lord, salamat po sa binigay niyo sa amin, Lord, Father God, sa umagang ito, Lord, Father God. Salamat po sa iyong buhay na sinacrifice niyo po para sa mga kasalanan. O Lord, pinagpipray ko po ang ibibigay namin offering sa inyo, Lord, Father God, para po magamit ito sa glory, Lord. Glory niyo, Lord. Lord, pinagpipray ko po na magala kayo sa ibibigay na offering, Lord, Father God, and hayaan nyo po kami na bigyan kayo ng papuri. All these reprenges. Sige po, sa atin pong pagtatapos, tayo pong lahat ay tumayo. At minsan pa po ay sambahin po natin ang Panginoon. Awitan po natin ang pagsambang awit po ang atin pong Diyos. At hayaan po natin na patuloy po natin ibigay po ang atin pong papuri sa atin pong Panginoon. Sa atin pong pananambahan, mga kapatid, wala pong kasing sarap ang bahaging ito ng pagsamba sa atin pong Panginoon. Sapagkat ito na po yung atin pong gagawin kapag tayo po ay nasa kaharian na po ng atin pong Panginoon.
Walang tigil na pagpupuri, walang tigil po na pagsamba. Kaya habang nandito pa lamang po tayo sa lupa, i-practice po natin ito. Dampin po natin ang tamis, ang sarap po ng paikipisan ng banal na Espiritu Santo sa atin po mga buhay. Kung meron po tayong pangangailangan po sa Panginoon, this time is also the best time upang tayo po ay lumapit po nang meron pa pong pagpapakumbaba sa atin pong Panginoon. Na sa anyo po ng atin pong pagsamba, ay kilalanin po natin ang atin pong Diyos bilang pinagmumulan ng lahat po ng mabubuting bagay sa atin pong buhay. Purihin po natin ang atin pong Panginoon. He is truly a great God. He is truly a wonderful God. Wala pong katulad ang atin pong Diyos. Hallelujah. Salamat nga po aming Panginoon sapagkat kayo po ay isa pong dakilang Diyos aming Panginoon. Salamat po sapagkat kami po ay inyo pong inibig aming Panginoon sa kabila po ng kami ay isang ganap na makasalanan aming Diyos. Salamat po aming Ama sa lahat po ng sakripisyo na inyo pong ibinigay aming Panginoon. Salamat po sa pagpapala at mayamang biyaya na patuloy po naming tinatanggap aming Panginoon. Na sa kabila ng hindi po kami karapat-dapat aming Ama,
ay minamarapat po ninyo kami na dahil po sa katuwiran na tinanggap po namin mula sa Panginoong Jesucristo. Salamat po aming Panginoon. Ingatan at pagpalain po ninyo ang inyo pong mga anak. Maghihiwa-hiwalay po kami, O Diyos, sa oras po na ito. Ngunit, batid po namin aming Panginoon. Nataglay po namin, Panginoon, ang walang hanggang pag-ibig, protection, at gabay po ninyo sa amin po mga buhay. At muli, ibabalik po ninyo kami sa pananambahan aming Panginoon sa susunod na gawain ng pagsamba aming Panginoon. Ano man po ang pangailangan po ng mga kapatid ko po na ito, alam ko po na alam po ninyo ang kalagayan po ng bawat isa aming Panginoon. Alam po ninyo ang pinagdaraanan ng bawat isa po sa amin. Alam po ninyo ang amin po mga pangailangan sapagkat wala pong lingid sa inyo pong kaalaman aming Panginoon. O Diyos, katagpuin po ninyo at punuan ang pangailangan po ng akin po mga kapatid. Ang mga kapatid po namin, Panginoon, na hindi po namin nakakasama sa anumang mga kadahilanan. Lord, we pray na bigyan po ninyo ng paraan ang mga kapatid po namin na makasama po namin sila sa isa pong buhay na pagsamba aming Panginoon. Ano man po ang kanila pong kalagayan, kung sila man ay meron pong karamdaman, dalangin po namin, Panginoon, ang ganap po nilang kagalingan, aming Panginoon. Kung sila po ay nakakaranas ng kagipitan sa panahon po na ito, O Diyos, You are our great provider, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na hindi po ninyo kami pagkukulangin, Panginoon, sa lahat po ng amin po mga pangailangan. Kaya patuloy po kami naaasa at maglalagak po ng amin pong pagtitiwala na sa kamay po ng aming Panginoong Jesucristo, kami po ay hindi po magkukulang. Maraming pong salamat. Pagpalain po ninyo ang bawat isa. Salamat po, Diyos. Nais lamang naming ibigay sa inyo ang lahat po ng kapurihan at ang lahat po ng kaluwalhatian. Salamat po, aming Ama. Ito ay dalangin po namin nang meron pong pagpupuri, nang meron pong pagpapasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and Amen. Purihin po ang Panginoon. God bless po sa inyo lahat at kita-kita po tayong muli sa susunod po na pagsamba.